committed ang ilang NBA teams na i-draft si Kai Soto. Yan ang naging bagong pahayag ng NBA agent ng ating 7'3 Wonder Boy. With that being said, saan nga ba talaga pwedeng mapunta realistically si Kai Soto sa NBA draft? At Trailblazers rising star, sinusubaybayan na pala siya. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Kilala ang ESPN Australia analyst na si Corey Homicide Williams nagpahayag na magiging first round draft pick si Kai Soto sa paparating na draft. And realistically speaking, posible itong mangyari, especially kung grabe yung willingness ng isang team na i-develop talaga ang ating pambato. Pero the safest bet kung saan lalanding si Kai is sa second round. At isa sa mga potential teams na maaaring pumili sa kanya ay ang Portland Trail Blazers na may 36th at 59th pick sa 2022 draft. By trading away their key pieces and Damian Lillard's future being uncertain, halos nasa rebuild mode ngayon ang Portland. At isa sa mga importanteng bahagi ng kanilang rebuild ay ang kanilang rising star Anfernee Simons na matagal na palang nakasubaybay at nakafollow kay Kai Soto sa Instagram. Ang Trailblazers din ang tanging NBA team na nagtatagalog sa kanilang social media with the intention of reaching the Filipino audience. Though di gaano kabigat bilang ebidensya, this could possibly tell us na isa sila sa mga teams who are trying to get Kaiju, whether be it for marketing or for his high potential. Kung titignan natin sa composition ng kanilang roster, si Yusuf Nurkic at Cody Zeller lang ang true center sa Portland. Kaya di malabo na isa si Kai Soto sa makaka-fulfill ng kanilang checklist. Yung skill set ni Kai bihira sa NBA at ang promising ng kanyang potential. At kung yung concern nyo is yung katawan, madali lang palakihin yan basta't nasa NBA ka na. Hindi nga po pala ito fake news mga idol ha, ito ay isang hypothetical guess ko lamang base sa mga nangyayari ngayon. Pero at the end of the day, ang kapalaran ni Kai sa June 23 ay nakadepende sa kung anong team ang handang sumugal sa isang low risk high reward prospect katulad niya. Kaya kayo mga idol, sa tingin nyo bagay ba si Kai Soto sa Portland Trail Blazers? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.